Nakakalito-lito na tayo dito. Anyway, ito po yung modern na sabihin natin, actually, false ano to eh. False paradigm. Sa US, especially sa US yan, ano. Kasi nagaling nila doon, sobra naman. Ginala, pinasimple nila. O, dalawa lang tayo mag-aaway kung tumari, ha? Left and right. Ang dali, di ba? Left, right. Kaso nag-overlap yan. So, babasahin din isa-isa, mabilis lang. Pag tinignan mo dito, parang lahat siya mabuti. Okay? So, yung left daw, yung ako, mag-zoom ako. Oy, may bigo na tayo. Dumo tayo sa left. So, isang mga tao, diba? Sabi nga ni Medjun, liberal party, di ba? Ang sabihin lang ng liberal, ibig sabihin, ayaw nila mag-stay sa current status quo. Ibig sabihin, kung meron na tayong ganyan, basta magpatuloy lang natin yan. Yung liberal, gusto lagi bago. Ayoko niya, kasi ganyan, subukan natin to, subukan natin yan. In a way, maganda yun, di ba? Kasi ba't kailangan mag-stay kung pangit, di ba? So tayo, isang mga chinacharge sa atin, yung mga Katolik yung ganyan. Ay, bago yan, ha? Bago sa iyo, hindi bago sa mundo. Kung tinuro ko yung Bible, ito yung sinabi, matagal na rin to. Nauna daw ang Catholic dito, hindi nga rin. Ayun yung mga ita na dahil dito. Pero yung mga Baptist, alam nyo ba yun? Yung mga Baptist yung bago may Katoliko dito. Kasi nauna naman talaga yung Baptist. Ang hirap lang patunayan. Pero nasa atin yung Bible, salamat sa pakikipinisod niya. Eh di, hindi mahirap patunayan na tayo yung tunay kasi align tayo dito eh. Anyway, so minsan magandang maging liberal, yung sabihin lang, kaya sila, yung mga Katolik, dapat ma-liberate kayo dyan. Mapalaya kayo dyan. So maganda yun. Kung yung pupuntahan mo, mas maganda. So sa case natin, yung mga Katolik, tagal na namin dito. Malista kayo dyan kasi ito yung tama. Okay? So ano yung mga key, ano nila? So location, dami nito. Basta puro ganun. Nakikipag-interfere lagi sila sa social ng mga tao. Nakakaroon yung mga bakla, kaya madalas dito yan eh. Hindi, dati hindi tanggap yan, pero ngayon, subukan natin. Nakikialam. Yung mga yan, yung mga bigay na Kuya Jun, yung mga estudyante, di ba? Pinasok mo dito yan, wala kami pakialam. So in a way, maganda, in a way, hindi. Ba't mo nang pakialam? Anak ko yan eh. Dito rin ako yan. Sino magdodokpay na dyan? Di ba? So, hindi naman walang pakialam dapat. Pero in a way, maganda kasi kung ano yung school, ma-inculcate sa kanya yung values na school. Ang problema sa panahon natin, either Catholic or gobyerno, private, mga bakla rin doon. Sino tama doon? Depende kung sino ang administrasyon. Hindi natin gusto ganun. Gusto natin, dito sila na nagtitiwala. Eh, sino ngayon yung ultimately, ano sa mga bata? Siyempre, nanay, tatay. Anyway, so, yung mga paniniwala doon nila, religious, scientific, non-organized, unconventional. So, totoo to, in a way. Diplomacy. So, anyway. Hindi ko na isa-isayin po ito, pero at least magkaroon kayo ng background. No? Yung progress, ay progressive. Another term sa liberal, progressive, yung sabihin, gusto nila pag progress. Na, again, maganda kung sa magandang progress. Ang problema, hindi. Yung liberal ay yung Republican o yung mga right, yeah, conservative, nationalist, parties yan. So yun, yung maganda, yun yung mga characteristic niyan, ayaw nila hanggang pali. Dapat na makialam sa mga society, wala nang pakialam dyan, kayo na mabuhay. Lalo na karamihan po ng karamihan, hindi lahat. Karamihan dyan, mga Christian, kahit paano may Christian background sa Republican. Okay? Pero nagko-compromise din yan. Anyway, ito yung mga belief. Ito na tayo mag-anong. Religion, theistic, organized, conventional. Sa left, scientific. As if naman, conflict yung science sa religion. Diba? Nakita niyo yung panluloko. So, yan. Choose to be criminal, social and economic victim. Pero bakit naiging criminal? Kasi ito, biktima lang sa left. Puro ganyan sila eh. Bakit yung matapos yung ano? Eh kasi pinangalap na ang ganito eh. O kaya, may bagyo kasi.
Laging biktima sila. Yung sa Republic, sa right, kasi pinili mo. Yung may tama rin. Kaya again ha, kung kumpara yung dalawa to, medyo mas okay yung blue, yung right. Still, yung gusto ko i-point out dito, pareho din po yan, bandang muli, false dichotomy yung tawag natin dyan. Okay? Hindi pwedeng papiliin mo lang ako left or right. Kasi, ito, demonyo talaga yung left. Tapos yung right, dyan may papasok yung mga gusto mo rin na hindi rin yung gusto ng Diyos. So, dapat meron pa rin tayong choice. Okay? Yan. By the way, yung bakuna daw, mukhang mag-ano naman sila, pandemic part 2. Okay, sinabi na natin yan dati. Pray lang natin. Okay? Sana tayo ay matalino na. Okay. So, ngayon naman, divine government. So, nakita natin, tagal natin sa human government. Amen? Kung unang gusto kong mapansin nyo dito, ano? May influensya ng Diyos yan from here to here. Genesis po, may anarchy, judges, anarchy. Inaral na po yan. Sinabi sa atin ng Diyos para makapili tayo. Amen? Yung mga bata, kung ano, gulo naman yan. Gulo naman, kanya-kanya lang tayo. Sabi sa history, magulo yun. Sabi sa Bible, magulo yun. Hindi makakabuti sa'yo yun. Eh, ang gusto ko eh. Gusto ko magmaniwate. Mga ganyan. Ano kung gusto ng mga bata? Gusto ko maglaro ka lang. Mga nag-aral eh. Eh, sabi sa history, mga hindi nag-aral. Mga bulak-bulo yung mga sakit ng ulo yun ng lipunan eh. So, at least, binigyan tayo ng ano ng Diyos na mamimili tayo ngayon. Okay? So, kaya mapansin nyo sa mga sa state ng ating mundo, may mga tao talaga, actually, parang bumabalik sila dito. Kasi hindi ka nag-aaral eh. Hindi na lang yung Bible, lasa ng pakialam, gusto nila sa karita na lang, kung ano yung gusto nila ngayon. And so, may mga gusto kong sabihin dito, kung para lang natin yung divine government. So, divine government ba ito? Palagay nyo. Ano yung unang mapansin nyo dyan? Anong pagkakaiba ng sa tao, tao-tao lang sa Diyos? Namanggit ko na kanina sa Genesis, may anarchy na, pero hindi yun sa Diyos. Diba? Ibig sabihin, Genesis pa lang, may sinasabi na ang Diyos. Established na yung ano niya. Yung kanya salita, established na yung ano yung tama sa kanya at mali. Genesis pa lang. So, from here to here, sabihin natin theocracy, gano'n, sabihin natin gano'n. Basta hindi natin pipilit. Diba? Ang Diyos, ang naumuno, yung palagi sabihin ng Theo, ha? Diyos. Theo. Sa Greek. So, pag siya theocracy, ang Diyos ang naumuno through His chosen servant. So, perfect illustration yan, Israel. Yung panahon ni Moses, pinakausap ng Diyos, lahat ng tao, pero hindi pantay-pantay, ang talagang pinakausap niyang detalye si Moses. Kasi kakaskid yun sa mga nasasakupan niya, minsan sa mga ibang leader din, then sakalang malalaman ng mga tauhan. So maganda yun. Wala nang pagbabagong kailangan. From here to here, ang murder, masama. Pagyanakaw, masama. Sinungaling, masama. Magsarili, masama. Di ba? Sila lang yung magaling, masama. Hindi, magaling lang kami. Hindi, lahat tayo, anak ni Adam and Eve, paano mas naging magaling ka? Amen? And then future. Anong future ng human government? Saan papunta yan? Ang malagay nyo? Eh maganda na. Basta to. Maganda na eh. Mawawala pa ba yan? Sinusubukan nga rin lang mawala ngayon yan eh. Binabalik nila dito. Sa US po, ang dami ng place na ganun. Talagang asal-asal yung mga matitino. Yung matitino ang ano eh, hindi nila pinaburan. Ninanakawan na yung pulis walang ginagawa. Bakit? Eh, pulis ako, baka mamatay ako eh. Kaya wala sila magnakaw. O ano yun? Anarchy na yun. Eh, ba't panjang kayo? So, yun po ang lesson dyan. Tutom na ba kayo? So, future po ng sanlibutan, depende kung paano nila i-acknowledge ang Diyos at apply ang salita ng Diyos sa buhay nila. I-assume natin na kung mabuting mga kasyan tayo, lahat tayo, so winner, inaaral lang ang salita ng Diyos, itatagal to. Amen? Amen. Ito maganda, pati yung mga anak-anak natin,
masagana yung buhay nila, ma-enjoy nilang buhay sa mundo. At yan din sa langit, kasi mag-iipon sila ng kayamahan sa langit. Amen? Yun po ang objective natin. Kaya again, hindi tayo directly nakikipag-intervene sa gobyerno dahil above na tayo sa kanila itong mga to. Nagpapatay sila, nagkakagulo sila dyan. Actually, walang kapayapaan yan. Unless Kristiyano yan, napatino. So tayo ngayon, tayo yung mas anak tayo ng Diyos eh. So tayo, nasan libutan, di tayo mumibidan, tayo masyadong kapayaman. Pero, yung ang tayo dito, commission natin sa Panginoon, above and beyond tayo dito sa human government. Amen? Sige po, question? Sir, yun, sir. Fascism po. Fascism. Yung po ang tabo na po. Okay, so again ha, fascist. Okay, very good. Define natin ang gusto. Kahit yung origin lang po niya mga yan, mayroon kayo makukuha eh. Fascist. Sa US ngayon, tawagan sila ng tawagan ng ganyan eh. Oo. Oh. Political philosophy movement or regime such as fascist that exalts a nation and often race above individual and that stands for a centralized autocratic or dictatorial government. So ganun din. Kasi nga, ito ha, kami lang yung magaling eh. Mga Pilipino, Maharlika. O dapat tayo, ay magaling eh. Hindi naman iniwala sa iyo kapon. Eh, yung magaling. O di, gera na tayo. Eh kung within Philippines lang, sino magaling? Mindanao o Manila? May sabi ni Duterte, makakarangalan ko kayo dyan eh. Ngayon mo, taga daw, nakita nyo sa Davao, di ba? Walang drugs, kumari. Di ba? Magkatalo na yan eh. Labanan na lang information niya, ganyan-ganyan. O ba't ang mali? Hindi ko mapipilit, ano ko na lang. Ano komunista rin yun, totalitarian yun eh. So, pero pinaka-pinanggagalingan nila, sila yung magaling na nasyon, na lahi. Yun yun. At kaya sa US ngayon, nga na yung topic din niya, kasi nga, nakusundan yung news, di yung kailangan sundan eh. Pero, ako kasi inaaral ko, gusto ko laman eh. Kaya yung mga common term dyan, yung inaaral sila, white supremacy. Okay. Di ba yun? Kaya may mga Black Lives Matter, balitaan nyo ba yun? Kasi sasabihin nila, na-apik kami, makakalipin kami dati, dapat bayaran nyo kami ngayon. Malaya na kayo ngayon eh. O paano yan? Hindi, dati, nalipin nyo yung mga lolo ng lolo namin eh. Eh, ngayon yan, malaya na kayo eh. Ba't nyo gamitin yung kalayaan nyo ngayon? Diba? Eh, itim kami eh. Parang ipatang tayo ngayon kaya ano eh. Kaya, ang gulo doon, sa totoo lang. Kaya maganda doon, parang nililiglig nga sila ng Panginoon. Parang tayo din. Salamat ng Pilipinas, parang lang tayo spectator. Pero, maraming blessings sa kanila, pero may marami rin magsubok. Tayo ngayon, i-apply natin yung matututunan natin. Amen? Ganun tayo dapat. Pero maniwala, kahit mga Pilipino, may mga racist. Okay, may tanong pa? Bago natin ito, mamaya ng hapon to. More on the video lang ito eh. Sige po. Question. Question. Medyo review nila pala kami ang hapon, no? Sige po. Question. Wala, ayan.